Alright mga kalapatid, tingnan nyo, nirelease ka Sabado, araw na ng Lunes ngayon, ng hapon, ngayon ka lang umuwi. Pero okay lang yan, ang mahalaga nakauwi ka. I-re-recover natin tong kawawang isang ito. Ayan, gutom, namumulot na lang. Oh, wala nang pili-pili, mga kalapatid, smart ito nung nakaraan eh. Ayan, ngayon, kung ano lang makita niya, scavenger ang dating ng ating unting alaga, oh, kawawa. Kinakalapit ako mga kalapatids. Halika na. I-re-recover kita. Halika. Dito. O yan, laamo sa atin. Halika, i-re-recover kita. Uh-huh. Ah, magana kumain. Oh, kawawa. Oo na. Papakain tayo. Halika. Oh, yan. Oh, diba? Mas magana siya kumain. Di kagaya nung blue bar natin nakaraan. Eh, talagang ano. Pakainin muna natin to siguro ng ano, ng pellets para... nang sa ganon, eh, madali siyang matunawan. Malayo-layo yung nilipad. Kaya, ito pakain natin sa kanya. Pellets. Yun, nangihingi siya, mga kalapatid. So, talagang kawawang-kawawa. Pagtsaga mo na yan. Huwag ka na mapili pa. Full sibling yan, nung blue bar na umuwi. Nestmate niya yan. Maraming salamat at nakauwi ka, kaibigan. Pinatunayan mo talaga na malupitan ka. Okay, banat. Pellets lang naman yan eh. Tapos electrolytes na tubig, no? Alright. Teka lang, dito tayo sa loob ng kulungan. Eh, dito. Dito. Hindi. Dito tayo. Ang gaan, mga kalapatids. Talagang inubos niya yung ano niya, yung... Ano sa inyo? Natamimi kayo. Ano niya? Oy, huwag mong bugbugin yan. Kukulong kita. Yo, what's up mga kalapatids? Sa magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulok TV. And for today's video, samahan ninyo ako para i-recover yung isang ibon natin na kauuwi lang gaya ng nakita nyo kanina mga kalapatids. Hindi lang siya nag-see you tomorrow, nag-see you on Monday pa siya mga kalapatids. Release niya nga ay Sabado sa Porac, Pampanga. Eh, ngayon lang siya nakauwi. At kanina, gutom na gutom siya. Nangihingi ng pagkain. Binigyan na natin kahit papano. At syempre, ayun mga kalapatids, ginawan agad natin siya ng electrolytes. Dahil nung hinawakan natin siya, eh talagang ang gaan-gaan niya. Halos ginamit niya na lahat siguro yung kanyang mga muscles o mga fats na nakastack sa katawan niya para makauwi lang siya. Kaya, ayan, ngarag yung ating ibon mga kalapatids. Pero, hindi kagaya nito na umuwi ng Sabado ng alas 8. May sakit kasi ito eh. Parang hindi natin siya totally na-recover nung nakaraan dahil yung kanyang mata eh lumala. Tapos, hindi pa natunawan. Nagsusuka pa. Kaya, ayun, kahapon nga, araw ng Linggo, eh maghapon natin siyang ni-recover. At ngayon, base dun sa nakikita nating improvement niya, ayun, medyo okay na yung kanyang dumi mga kalapatids. So, itong ibon na to ay ngayon lang dumating. Re-recover natin yan. Gaya rin ang ginawa nating pag-recover dito. So, ganun pa rin mga kanubi. Pagkadating, electrolyte syempre para mabawasan yung stress ng ating mga alaga. And then, patuka tayo. Konti lang, alalay dahil baka mahina yung digestion, hindi matunawan. At kaya doon, nagbigay tayo kanina kung napansin nyo, binigay natin sa kanya yung pellets lang. Para nang sa ganun, konting babad lang, alam natin, basa, lusaw agad. Madali siyang matutunawan. Pwede na! Yan, mga kalapatids, iinom na yung ating alaga. Yun. Laking tulong yan, yung ganyang, ano siya, hinang-hina. Electrolytes, yung kanyang binanatan ako. Wala naman tayo nakikitang ano sa kanya, sakit sa sipon. Ayan, papikit-pikit mga kalapatids. Maaaring dahil sa sobrang pagod yan, stress. Kakahanap ng daan pauwi dito sa ating kulungan. So hindi natin masabi. Basta ang gaan niya mga kalapatid. So under observation yan pagka ganyan. At syempre susubuan na natin yan ng bee pollen mga kalapatid. Kukunin ko lang. So eto mga kalapatid, hawak ko na yung bee pollen. Nag-iisa na lang to. At isusubo na natin dito. Akala niya patuka, so gutom pa siya. Pero bago natin siya lubusang patukain, subuan muna natin siya nitong bee pollen. Mas maganda kung victory pills or ideal pills, pero since wala tayo nun, eto lang meron tayo. So bee pollen, susubuan ko na mga kalapatid. A few moments later. Alright mga kalapatid, so nasubuan na nga natin siya ng bee pollen. At kanina nga pagdating niya, naghulat ako.
eh magpapakain na sana ako dito sa ating breederan. Kaya lang nakita ko siya dito, nagdapo, dumating. At sakto lang din yung pagkakaakyat natin, yun din yung pagkakadating niya. Naghahanap siya ng matutuka at lumapit agad siya sa atin nang hihingi ng pagkain. So naawa tayo, binigyan natin siya ng kaunting pellets, mga kalapatids. Para nang sa ganon, hindi naman siya magtuka-tuka dyan sa mga maduduming pagkain. So kanina mukhang okay siya, mga kalapatids. Kala mo walang problema, bagamat nung hinawakan ko sobrang gaan niya. Pero nung pinainom na natin, mga kalapatids, at pumuesto na siya dyan sa safe haven niya, yung pwesto niya, ayun, dyan na nakita yung itsura niya. Talagang stress na siya at papikit-pikit pa, mga kalapatids. So ito, ganun din kahapon, nirelease to ng 6:30, nakauwi dito sa atin ng 8:15. Hindi maganda talaga yung pakiramdam nito kasi nung sinampa natin to, parang magkakasakit na siya, mga kalapatids. Kaya ang ginawa natin sa kanya, nirecover natin siya. Kung ano yung ginawa natin sa previous episode sa kanya, panoorin nyo na lang sa mga kanubi natin dyan. Pero pagdating ng hapon, nakapansin ko, mga kalapatids, nagsusuka siya, sinusuka niya lahat ng kinakain niya. So ang ginawa ko, pagdating ng gabi, binigyan ko na siya ng B-complex tsaka ng isa pang tableta ng B-pollen. So pinagsabay ko na yon. At kaninang umaga, hindi pa rin siya kumakain, wala pa rin siyang ganang kumain. Hinayaan ko lang siya, mga kalapatids, binigyan ko pa rin siya ng bawang. And then itong hapon, ayan, magana na siya kumain at uwang okay na yung ating alaga. Pinaliguan ko na rin niya kasi puro putik yung paa, mga kalapatid. So naasahan ko na baka kung saan-saan to nagputik at nakainom ng madumi, kaya ganun na nangyari. Pero ayan, okay na, mga kalapatid. Siguro nasa 70% or 70-80% yung recovery niya, mga kalapatid. At wala naman siyang sipon, wala naman siyang halak. Talagang yung mata niya, hindi natin alam kung ano ba yan, namumula lang. So pinatakan na lang din natin siya ng ayaw mo ulit, mga kalapatid. So yan, okay na siya, hindi na siya ganong ka-stress. Pero hindi pa yan fully recovered, mga kalapatid. Eto naman, siyempre ganun din ang gagawin nating sistema. Kanina uminom na siya ng electrolytes, and then sinubuan na natin ng B-pollen. Mamaya-maya pakakainin na natin yan, mga kalapatid. Hintayin lang natin na ma-absorb ng katawan niya yung B-pollen. Napakabilis matunaw nun, mga kalapatid. Kaya mabilis yun ma-absorb ng kanyang katawan. So hintay-hintay lang tayo. Mamaya-maya pakakainin na natin. Ayan yung, mga kalapatid, dalawang mata, pikit na pikit, gusto na magpahinga. So ayan na muna natin siya magpahinga, mga kalapatid. Alright, sabi ko nga, kahit malit yung mga yan, okay lang sa atin. Ang mahalaga, umuwi sila. Kung yung iba hindi makakauwi, okay lang. Yung dapat mawala, mawawala. Pero yung hindi dapat mawala at dapat umuwi, dapat umuwi. Ayan, sila yon, mga kalapatid. Yung mga hindi makakauwi, hayaan na natin yon. Kasama yan sa ating selection process or pagpili dito sa ating mga alaga. Yun ang dahilan, mga kanubi, bakit doon sa isang pares ng breeder, nagbibreed ako ng ilang clutches. Kasi nga, gusto kong salain yung genes ng breeder, yung pinaka the best na genes or lahi na mailalabas nila hanggat maaari. Actually, dun sa dalawa hanggang tatlong clutches, mga kalapatid, hindi mo pa talaga dun machachambahan yung pinaka the best na kaya nilang ibigay. Pero, at kahit papaano, meron tayong mga samples na masasala at makakapili ng mas the best dun sa mga inilalabas nila. Alright, mga kalapatid, pasintabi sa mga dumi ng ating mga alaga. Ayan, dumumi, mga kalapatids, at basa. Ayun, mga kalapatids. Samantala, dito sa ating breederan, isang mabilis na update lang. Yung pares nito, mga kalapatids, yung Biberman Stitch na guinea bird sa atin, nanay ng dalawang inakay na ito, sumalangit na, mga kalapatids. Sumalpok siya dun sa may poste. Ayan, yung poste na yan, ano nakikita nyo? Ayan, sumama siya dyan, mga kalapatids, at kitang-kita natin siyang bumagsak. So, hindi na natin siya nakita kung saan siya bumagsak, or baka nadali na siya ng predator, mga kalapatids, nung bumagsak siya. And sumerga kasi malakas yung hangin at minalas lang talaga. So wala tayong magagawa. Kaya eto, single na ulit. Alright, mga kalapatids, so yan muna ang update dito sa ating munting kulungan. Maraming salamat sa inyong pagsama, at a-update ko kayo sa mga susunod pang magaganap dito sa ating munting tambayan. Kaya ikaw na nanonood na ho. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para lang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Paki-like, share, comment na rin ang video kung nagustuhan, at paki-suportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano, mga kalapatids?
Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.